Hello mga buddy, welcome back to my YouTube channel Bonsai Zone PH. Today's episode, share ko lang ang pagsira at pagkain ng mga daga sa mga alaga kong kokoban at ano ang ginawa ko upang maiwasan ulit ang ganitong pangyayari. But before natin ipakita yung nangyari mga buddy, ito sana ang gagawin kong content sa channel natin na isang tutorial video kung paano gumawa ng isang coconut bonsai simula sa pagbabalat hanggang sana sa ganap ng coconut bonsai. Pero sa kasamaang palad mga buddy ay hindi na ganun ang mangyayari sa ngayon, kaya ang gagawin ko na lang ngayon mga buddy ay tutorial video mula pagbabalat hanggang sa pagkain ng daga. Pero mamaya ay sasabihin ko kung ano ang ginawa natin upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Kaya panuorin ninyo mga buddy hanggang dulo o mula sa pagbabalat hanggang sa pagkain ng daga. Una mga buddy ay balatan natin ang dahan-dahan ang ating coconut material upang maiwasang ma-damage ang mga ugat nito. Kung hindi man natin maiwasan mga buddy ay at least man lang ay may maisalba tayo na kaunti at hindi ma-damage. Fast forward ko na lang mga buddy at baka mainip kayo sa aking pagbabalat. Ang sunod nating gagawin mga buddy pagkatapos nating balatan ay linisin at rose cut na din natin. Rose cut na natin agad-agad bago pa man natin itanim mga buddy sapagkat malaki na ang tubo ng coconut material natin. Huwag kayong mag-alala mga buddy at hindi ito mamamatay at ang mga pesting daga lang ang pumapatay dito sa mga kokoban ko mga buddy. Ganito ko niro rose cut mga buddy kapag hindi pa naitanim, kumuha tayo ng pwede nating patungan upang hindi gumalaw ang ginagawa natin. Panoorin nyo mga buddy kung paano ko ito ginagawa. Siya nga pala mga buddy, paalaala lang na ang pag-rose cut natin ay dahan-dahan pa rin upang ang mga tumutubong mga dahon nito ay hindi ma-damage. Kapag matamaan kasi mga buddy, ang tutubong dahon ay butas-butas at pangit na itong tignan. Ituloy-tuloy nyo lang ang panonood mga buddy at huwag kayong mainip. Ayan mga buddy at tapos na nating ma-rose cut, iwasan lang muna natin na mabasa ito mga buddy upang hindi mabulok o mamatay. Ngayon mga buddy, i-prepare na natin ang ating taniman. Lagi nating tatandaan mga buddy na lagyan ng coco husk sa ilalim ng pot upang may magsisilbing imbaka ng tubig sapagkat ang coco husk ay matagal kung matuyo. Saka natin ilagay ang pinaghalong river sand, animal manure, at vermicast. Bago natin itanim mga buddy, linisin muna natin ang coco shell upang makintab paglagay natin ng varnish pagdating ng panahon sana kung hindi ito kinain ng daga. Ayan na mga buddy at nalinisan na natin ang coco shell. Ngayon mga buddy ay lagyan natin ng kunting extension upang medyo umangat ng kunti sa lupa ang coco shell kapag lumaki na ang coco ba natin sana kundi lang sa pesting ilaga.
Paglipas ng isang linggo mga buddy, check natin kung pwede na nating linisin at e-adjust o e-sagad ang na-rose cut natin at kung meron ng nakabalot na coconut ito ay tanggalin. Panuurin at ganito ko ginagawa mga buddy. Paglipas ng isang buwan mga buddy ay ating linisin ulit ang ating cocobon at tanggalin natin ang mga coconut na nakabalot dito upang mapanatili natin ang pagkaliit ng mga dahon nito. Ganito mga buddy ang paglinis ng coconut, panuurin at sundan nyo na lang mga buddy kung paano ko ito ginagawa. Ganun lang kasimple mga buddy ang paglilinis ng coconut at sana ay nasundan ninyo. At ngayon mga buddy paglipas ng 4 na araw mula pagtanggal natin ang coconut, tatanggalin na natin ang mga na-dried rose cut natin upang gumanda na ang cocoa bun natin, sana, kung hindi lang sa mga daga. Ganito ang paglilinis mga buddy, panuurin at sundan nyo na lang ulit mga buddy kung paano ko ito ginagawa. Ganyan mga buddy ang paglilinis at hindi ko natapos ang video sapagkat nalubat na pala ang cellphone ko. Pasensya na mga buddy at medyo nabitin kayo. Many hours later. Yan ang nangyari mga buddy, halos gusto kong mag-amok sa mga daga, gusto ko silang yayain ng boxing mga buddy pero kahit anong gawin ko, hindi sila nagpapakita. Ang unang ginawa ko mga buddy ay pinapakain ko sila ng karne with zinc phosphide ngunit hindi nila kinakain ito, right ang mga daga dito sa amin mga buddy mas gusto nila ang nyo. Ang sunod kong ginawa mga buddy ay inilawan ko na lang ang mga ito upang makita nila agad ang kakainin nila. Subalit mukhang takot sila sa ilaw mga buddy at yun na lang ang ginagawa ko tuwing gabi dahil ilaw lang pala ang lunas sa mga pesting ito. Hanggang dito na lang mga buddy at patay na ito. Este mabuhay tayong lahat at maraming salamat sa panunood. Paki-support na lang din ang channel natin sa pamamagitan ng pag-click sa tinuturo ng kamay upang subscribe ka na sa channel natin, at pindutin na din ang notification bell upang lagi kang updated sa ilalabas nating video, at kung dati ka naman sa channel na ito, paki-like and share na lang din po at maraming salamat po.